Asian market, and I just met this beautiful lady, and her name is Rhea. Rhea, and she, in the Philippines, where are you from? Along the Pacific. She grew up there. She was born there. Yeah. And married kayo? Not married. Not married. You have children? Yeah. Okay, so how old are they? The oldest, 21. Yeah, this time October, he's 21, and then the youngest, 8. They're both here with you. Yeah. Also, parang ano, parang meron kang relationship dati na hindi nag-work out. No, no. Pinitisyon ako dito. Then, pupunta ako dito, syempre, long distance relationship. It's hard for him. But siguro hindi nakatiis. Hindi nakatiis. Nagkaroon ng iba. Nag-ill. Siya ng babae sa bahay namin. Paano mo na-take yun? Na-take ko kasi kasama ko naman. Ang pinaghubutan ko siyempre. Kasi kasama ko naman sila. Kasama ko naman sila. And then, ano naman ako magawa dahil matayo ako. Siyempre, inisip ko na lang yung kabutihan ng mga anak ko. Pinabukasan ng mga anak. Inuwaan, umuwi ka ba para makapag-usa? Hindi. Sinabi nila lang? Nagtatawagan kami. Sometimes hindi na sinasagot. Talagang gano'n na nga. Okay, pero siyempre, dahil hindi na naman sinasagot sa family niya ako. Pero, siyempre, i-cover doon ang magulang niya ng mga brother and sister niya na hindi raw. Instead na yung utak ko eh maguluhan pa, diniretso ko na lang sa anak ko, sa trabaho ko, kasi hindi rin naman maganda ang buhay natin dito. So, ayoko nang dagdagan pa yung mag-iisip ko. So, on total malayo naman siya. Ipinokus ko na lang yung sarili ko. Kasi kung iisipin pa yung nasa malayo, mahirapan ka sa mga kailangan mong gawin sa Amerika. Yeah, kailangan ko kasi i-focus yung study ng anak ko, kung paano kami makasabay. So, kung sa mga taong dumadaan sa mga ganyan mga problema, paano, anong masasabi natin sa kanila? Paano nila mas magandang i-handle yung problema? So, no. Kasi ako hinandel ko yung mga problems ko. Siyempre, unang-una, nagsala ko sa Panginoon. Ayun, Lord, tama. Hindi ko rin naman makakayanan to. Hindi ako tulong na palawa ko pa yung mga isipan ko para yung mga dapat kong ipilit dahil hindi lang yung buhay ko para sa kanya, yung buhay ko para sa dalawang anak ko at mas niya, kaya detect ko na rin ako sa isama ko sa family ko dito sa family naman ko, sa nanay ko, sa nanay ko dahil hindi rin naman nila ako pinigil ang supportahan ng mga desisyon na tamang gawin para sa mga move on, maka-ano sa buhay natin. Maganda yan. Nang hindi lang na, at saka, puto na rin magtanim ng galit kung sino pa na yung nakasakit sa'yo kasi hindi rin tama na magpatawad lang. Di ba na ang sabi mo pinapatawad lang, pero deep inside, hindi naman talaga. Yan ito, nakahirapan. Yung mga trials mo nung nasanay ka. Yeah, nasanay na lang din ako na kailangan isang pagsubok na naman to. Kailangan ko panindigan sa sarili ko na para maging ehemplo. Ano ba sa example para sa mga anak. Para at least kung mangyari man sa kanila yun at nalaman nila na kaya ko, bakit dapat. I love that. I love that so much. Sa mga kaibigan ko. Yan din ang pinapayo mo. Yeah. Thank you so much. We're so...